Good day, good morning, good evening sa inyo mga Spigitik. Siyempre, nandito pa rin tayo kay Bike Station. Dito lang yan, siyempre, sa Paranaque. Number one, hindi pala number one, literal, na distributor ng Giant dito sa Paranaque. Isa lang to sa Paranaque na distributor na Giant na talagang literal. Puro Giant ang makikita mo sa shop na to. Okay, lalagay ko nga pala dyan sa description box yung address nila. And syempre, paano pumunta dito? Pumunta lang ng SMBF. Nandito lang yung SMBF. Katapat neto, si Office Warehouse. Then, katabi neto, si Toho Antigua. At nandito lang, si Bike Station. Alright, so mga Sprigitik, eto na, pang malupit ang comparison para kay Giant. Para kay Giant TCR. Giant TCR Advance SE. Napakainam yan, ha? Ito yan, ha? Advance. Ayan, basta yun na yun. At kay TCR Advance Pro 2. Okay? Giant TCR SE. Advance to yan, ha? Giant TCR Advance Pro 2. Okay? Yan ang iba bike check natin and quick comparison dito sa dalawang bike na to. Alright, simulan na nga natin to. So, eto na nga yung quick comparison natin sa dalawang bike na pangmalakasan ni Giant. Okay? Etong bike na to, both UCI accredited na bike na talagang pwede mong gamitin international races na at mga UCI sanctioned races dito rin sa Pilipinas. Meron tayong mga UCI sanctioned races na kung saan pwede ka makakuha ng mga puntos mo. Okay, simulan na nga natin etong quick comparison ng bike na to. Halos parehas lang to ng frame, pero may malaking pagkakaiba rito, mga Spigitik. Okay? So, simulan na nga natin kay Giant TCR Advance SE Advance 2. Ito siya, ha? Dito, same na same lang siya ng top tube. Same din dito kay Pro, Advance Pro 2. Okay? Pares na pares lang sila. TCR. Pero dito mo makikita. Ito, Advance 2. Ito, Advance Pro 2, yung nakalagay sa kanya. Parehas, UCI. Size na, nga pala neto ni Advance 2 is size small. Ito, size 46. Nasa size 46 siya. And ito, nasa size 43 naman. Extra small si TCR na to. Si Pro 2, Advance Pro 2. Okay? So, ito na. Pagdating sa down tube, pareha sila na merong ICR dito. Pareha sila dyan, ha? Jaguar ang ginamit na wires. Jaguar din ang ginamit dito. Parehas din sila ng ICR. Okay? Malinis na malinis. Okay. Mapunta naman tayo sa kanyang overdrive. Ito, maliit. Makikita nyo. Ayan, maliit. Dito, malaki. Yan ang pinagkaiba niya. Malaki yung overdrive niya, ha? So, dito naman tayo mapunta sa kanyang lalagyan ng bottle cages. Parehas sila. Dalawa meron. Okay? Parehas sila. Parehas na parehas. Literal. Okay? Parehas silang carbon. Parehas na parehas. Halos parehas lang sila ng frame talaga. Literal. Okay? FD. FD neto, parehas naka-brace on. Parehas naka-brace on yan, ha? Pati ito, naka-brace on yan. Ayan, kitang-kita. Okay? FD, parehas silang Shimano 105. Okay? Parehas sila na Shimano 105. Dito rin. 105 din si Advance Pro 2. Dito tayo pumunta sa crank. Crank neto ni Advance 2 is Shimano 105. 11 speed, 52 yung pinakamalaki, 36 yung pinakamaliit. Okay? Ito pa, isa. Dito naman kay
Advance Pro 2 is 5236 ang nakalagay sa kanyang chainring. Okay? Same din na Shimano 105 ang ginamit sa kanya. Pero, ito ang pinagkaiba. Dito is merong siyang power meter. Giant ang ginamit sa kanya na power meter. Ayan. Kasama siyang power meter. Napaka-inam. Okay? 170 yung haba na ito. Halotech na yan. Dito naman is wala. Kay Advance Pro 2, walang nakalagay na power meter. BB na ito, parehas. Naka press fit parehas, wala na tayong masasabi dyan, all goods na yan. At dito naman tayo mapunta. Chain na ito, ginamit sa kanya is, check nga natin, KMC ang ginamit sa kanya. Check naman natin dito kung KMC din. KMC rin ang ginamit kay Advance Pro 2. Okay, RD parehas, Shimano 105. Shimano 105 din ang ginamit kay Advance Pro 2. Okay? Parehas 11 speed. Check naman natin yung sprocket nito. Sprocket nito is pinakamalaki niya is 30T. Check naman natin dito. Panigurado 30T rin to. 30T din. Okay. Mapunta naman tayo sa hubs. Hubs na ito is stock ni Giant. Ito ang tunog niya. Simple lang yung tunog niya. Okay? Simple lang ang tunog niya. At ito naman. Ganda ng tunog. Giant din ang hubs na ito. Ayan ang tunog niya. Okay, mapunta tayo sa differences ng hubs na ito. Pareha silang naka true axle, di ba? Pero ito, pwedeng naka center lock. Ayan, naka center lock to. Ayan. Naka center lock ang rotor niya. Dito naman is naka bolt type pa. Naka 6 volts. Naka 6 volts yung kanyang lalagyanan ng rotor sa hubs niya. Yun ang pinagkaiba na itong dalawa. Tunog na ito, tunog simple, ayun, tunog pangkarera talaga. Alright? Rotors naman. Rotors na ito, 140 ang rotor niyan. Siyempre, 140 din to. Pero ito, naka-center lock. Okay? Naka-center lock yan. Pero para sa akin, all goods na all goods pa rin naman yan. Wala namang halos pinagkaiba. At least naka-disc brake ka na. Dito naman is 105 yung brake set. May cooling fin. Napaka-inam na yan. May cooling fin. Siyempre, same din dito kay Advance Pro 2. May cooling fin din yan. 105 din ang ginamit. So, yun ang differences niya. So, dito naman, tayo mapunta sa kanyang cockpit. Saddle nga pala. Saddle muna. Saddle nito, approach ang ginamit. Dito naman, Fleet SL kay Advance Pro 2. Okay? Pero halos parehas lang naman sila na itsura. Okay? So, seat post, parehas, may pagka-aerodynamic. Okay? So, ito, I think, alloy. Same din, alloy, yung kanyang seat post. Okay, mapunta na tayo sa kanyang cockpit. Siyempre, Giant ang kanyang stem. Drop bar is Giant din. Okay, contract yung ginamit sa kanya. Dito naman, stem is Giant. Contract din, pero ibang version ng contract to yung ginamit sa kanya. SL naman. Giant, parang ganun. Oo. SL nga ang ginamit sa kanya. Alloy din itong drop bar na to. Okay? Parehas, 31.8 ang clamping yan. Okay? Brifters or STI na ito, Shimano Total Integration, 105. Parehas, Shimano 105 din. Okay?
Same din, parehas dito is ang nakalagay fourth, parehas carbon. Carbon din, syempre, C Advance Pro 2. Okay? Ang pinagkaiba naman na itong dalawa na to pagdating naman sa rim set naman. Okay? Rims na ito is ang ginamit ay, hold on, let's check. Carbon din. Carbon din yung ang ginamit sa kanya. Then, Giant din naman yon. Ito naman, Giant din na tubeless naman. Okay? Ang ginamit sa kanya is SLR2 na rim set. Okay? May kalaparan lang to. May kalakihan. Pero carbon na wheel set na yan. Okay? Double check nga natin kung carbon to. Check nga natin. Okay? Mabalikan ko kayo. Etong rim set nga pala ni Advance Pro 2, ay hindi pala, Advance 2 SE. Alloy yung kanyang rims. Okay? SLR2 carbon na Giant ang ginamit sa kanya. Dito kay Advance Pro 2. Okay? Nakaka-follow ba lahat? Fork, parehas, naka-throw axle, all goods na all goods. Okay? So, ano pa pagbabanggay natin dito? Timbangin na natin ito mga spikitik. Dito naman kay Advance SE, timbang neto is 8.2 kilograms. Ito, si Advance 2 ni TCR. Okay? So, timbangin naman natin itong isa. Okay? Si Pro naman. So, ito naman ang timbang ni Advance Pro 2 ni TCR. 7.9 kilograms siya. Ayan. So, yan ang timbang ng dalawang to. Ito, mga nasa 8 kilograms. 7 kilos naman to, almost 8 kilos na. So, wala na ako masasabi sa timbang niyan. Well, para sa akin, ang pinagkaiba lang naman neto is, ito, nagpadagdag sa timbang neto is yung kanyang power meter, malamang sa malamang. At, syempre, yung kanyang hubs, may kadagdagan timbang yun. So, kasi naka-bolt type pa to, ito, naka-center lock na. Si Advance Pro 2 ni TCR. Okay? So, minimal lang yung differences niya. Differences nito, malaki overdrive nito. Ayan. Dito, may kaliitan. Same na same lang. Halos sila ng specs. Ito lang, may power meter. Si Advance Pro 2, walang power meter. Ito, alloy yung frame, yung ano nito ha. Yung rim set. SLR2 is naka-carbon na. So, wala na ako masasabi doon. Yun lang yung nakita kong pinagkaiba na itong dalawang to. Okay? So, yun na nga mga Spigetic, yung quick comparison natin sa dalawang bike na to. So, kung bago ka nga pala dito sa channel natin, don't forget to like, comment, subscribe. At nakakalimutan ko ibigay ang presyo na itong bike sa to. Presyo ni TCR Advance 2 is 139,000. Okay, 139,000 kay Advance TCR 2. 170,000 naman para kay Advance Pro 2 ni TCR. Alright? So, kung nagustuhan mo itong pinakita kong bike sa inyo ngayon, yun yung mga presyohan na itong bikes na to. Yun yung comparison natin. Halos parehas lang naman sila. So, till then mga Spigetic, maraming salamat. Ciao!